So, what is my secret para magkaroon ng madaming benta? Siyempre, unang-una guys, kailangan yung spread or dapat mapalawak nyo yung nakakaalam ng negosyo nyo. Paano naman yung gagawin? By boosting sa FB? Actually, hindi ko ginagawa yan. Ang iba ginagawa yun, yung i-boost mo, tapos magbabayad ka ng halimbawa 100, 200, ganon, for ano na yan, month siguro ganon, I don't know. Kasi hindi ko naman siya ginagawa. What I do is, nag-hire ako ng student assistant. Siyempre, bakit student assistant? Kasi ako galing din ako sa student assistant. Alam ko na masisipag silang magtrabaho. Alam ko na kailangan nila ng budget or kailangan nila ng allowance. So, this is the way to help them, and he helped din nila ako in return. Pero, sabi ko nga dati, kung merong ganito dati na nag-offer sa akin ng student assistant, ako susunggaban ko talaga. Kasi, all you need to do is to post my item. To post or to advertise. Since, mga marketing, accounting, accountant naman yung mga trabaho, ano nila, mga course. So, mapapractice na sila agad. Which is a marketing, talaga tinuturuan tayo dito na alamin kung sino yung mga prospects natin, tapos paano mo siya mabebenta yung product. Maingay guys, wait lang. Paano mo mabebenta yung product, and then paano ka magkakaroon ng madaming income. Yun yung tinuturo sa amin nung sa marketing. Talagang more on sales talaga siya. So ngayon na ano ko siya, nagagamit ko siya ngayon dito sa negosyo ko. Bakit student assistant ang mga kinuha kong mag-work sa akin? Kasi mas mahalaga na yung mga makukuha mong taga-post mo or taga-advertise mo is hindi tatamad-tamad. Okay? Hindi ako nagre-record sa kanila ng padamihan ng post or posting everyday, gano'n. Hindi ko yun hinihiling sa kanila kasi alam ko mga busy din sila kasi nga nag-aaral sila at the same time nagtatrabaho sila, tapos makakadagdag pa tong in-offer ko sa kanila. Yes, ako ang nag-offer. May mga kakilala kasi ako na student assistant, kasi student assistant si CD Boy, yung kapatid kong bunso. So, kilala ko yung mga ano niya, yung mga ka-student assistant niya. So, I reach out to them kung gusto nilang mag-work sa akin. So, 1 month na posting, tapos sasahuran ko sila. It's a big help guys, kung tutuusin. Pag student assistant ka, tapos gusto mo talaga na magkaroon ng extra income. Lahat ng student assistant guys, lahat ng extra income pinapasok yan. So, I'm happy na tinanggap nila yung offer ko kasi nga, syempre, mas mapapalawak yung nakakaalam, mas mapapalawak yung marireach ng negosyo ko. Kasi mahirap din naman guys sa FB, kasi bakit ayaw kong mag-boost? Kasi hindi ko alam kung nagtatrabaho ba na maayos sa FB. Hindi ko naman pwede mapagalitan sa FB, di ba? Na, uy, ano, binuboost mo ba? Pinupost mo ba tong item ko? Ganyan, di ba? Nakikita pa ba ng iba? Diba? Hindi ko siya na-check. Unlike na pagtao yung binigyan ko ng work, nahi-help ko sila, nahi-help din nila ako in return. Tapos, nakikita ko kung nagtatrabaho sila. Nakikita ko kung nagpo-post ba sila. It's an easy job, guys, na just posting, diba? Tapos, sasahuran ka, diba? Kasama dito si CD Boy sa work na ito. Pero, still, ayoko na ma-stress yung mga student assistant na mga hinire ko. So, hinahayaan ko sila ng diskarte nila. Hinahayaan ko sila na mag-post. Hinahayaan ko sila. Sabi ko sa kanila, technique nyo yan, discarte nyo yan. Kasi, this is a practice, guys. Practice ito na ngayon na aaral sila ng marketing. Practice ito sa kanila. Para sa kanila talaga. Kasi, ganito. Ito na yung reality. Ito na yung reality. More on online na ngayon. Kaya, ang labanan is online din. So, yes, may dalawa akong hire. Kasama doon si CD Boy, tsaka yung isang boy, si CD Boy, tsaka yung girl. So, ayun, may sinasahuran na ako monthly. Pero, sa paggawa naman, guys, since kayang-kaya kong gawin ang mga bagay-bagay, ayaw kong kumuha muna ng helper ko. Ang kailangan ko is yung makakapagpalaganap ng negosyo ko or mag-wide ng nakakaalam kung ano ba ang na meron akong Shopee, meron akong Lazada, meron akong TikTok. So, yun yung gusto kong malaman ng buong mundo. Yun yung goal ko.
So, that's it. Yun lang. Kailangan nyo lang na maging wider yung ano nyo. Ah, bakit tao? Sa tao din ako. Bakit sa tao ako, guys, nag ano, hindi sa boost, FB boost. Kasi guys, yung tao, iba-iba yung friends niya, ba? Diba? Iba-iba yung friends niya, magkakaiba kami ng mga friends, isang post niya, di ba? How many friends na makakakita sa post niya? Student assistant siya, abangan siya ng mga ka-student assistant niya, di ba? So, ayun, yun yung ano ko, purpose ko. Actually, in every decision I made, lahat may purpose naman. So, bye-bye, guys!